Welcome back sa ating channel, mga katropa pets. Layunin ng video na ito ay matulungan yung mga gustong mag-alaga ng Asian box turtles, yung tinatawag na Malayan box turtles. Recently lang, may nag-comment kasi sa isa sa mga videos natin na ano ba daw yung pwede niyang alagaan na reptile. I highly suggest na kung kayo ay nagsisimula pa lamang at gusto niyo mag-alaga ng reptile, go for Asian box turtle. Bakit? Madali silang hanapin, madala silang nabibili sa mga pet shops, hindi sila ganun ka-pricey, at madali silang alagaan. Yung Asian box turtles ko, nabili ko sila sa Cartimar, dyan sa may Pasay. Yung mga babies pa sila, less than 2 inches pa yung length nila. Malalaman mo palang ang gender ng isang Malayan box turtle kapag siya ay 4 inches long na. Kapag lalaki, makikita nyo may concave o may palubog doon sa ilalim ng shell niya. Eh, para na sa ganun, makapatong siya ng maayos sa babae. So, yun yung purpose nun. At kapag lalaki, mas makapal at mas mahaba yung buntot niya. Ang size ng Malayan box turtles ay pwedeng mag-range from 5 inches up to 7 inches. Pero merong ibang records na humahaba siya up to 12 inches. Depende po yan sa species or subspecies ng box turtles or Asian box turtles na meron kayo. Marami po kasing species and subspecies yan. Ang lifespan po nila kapag sila ay nasa wild, pwede silang umabot up to 150 years. Pero kung in captivity, pwede 40 to 60 years. Kaya bago kayo mag-alaga ng box turtles or Asian box turtles, pag-isipan nyo muna mabuti kasi it's a long-term commitment. Semi-aquatic po sila. Hindi lahat ng oras nasa tubig sila at hindi rin naman lahat ng oras nasa land sila. Yung sa akin, kung mapapansin ninyo, gumamit ako ng storage bin kasi mga babies pa sila. Pag less than 2.5 inches pa in length pa, yung inyong Asian box turtle, makukonsider nyo pa na baby pa siya. Kapag gaganoon, ang level ng tubig po nun dapat 2 inches lang yung lalim. Pwede sila kasing malunod kapag sobrang lalim ng tubig. Kung gusto nyo na napang matagalan na talaga, pwede kayong gumamit ng 20 gallons na aquarium. Pwede na nung i-house yung dalawang Asian box turtles. Pero kapag 2.5 inches na yung haba ng shell niya or so, dapat yung lalim ng tubig mga nasa 8 to 10 inches. Pagdating sa substrate, I highly suggest yung mga pebbles. Pebbles na hindi nila kayang kainin. Huwag yung mga gravels na sobrang liliit. Bakit? May tendency kasi sila na kainin yon. Kapag kinain nila yon, magkukos yun ng impaction. Ano ba yung tinatawag na impaction? Kasi pag natrap yun, hindi sila matutunawan, magkasakit, mamatay. Asian box turtles po, kagaya ng red-eared sliders, ay omnivores. So kung maglalagay kayo dyan ng mga plants, like yung mga floating plants, kainin lang nila yan. So kung ayaw nyo ma-stress sa ganun, gusto nyo for aesthetic purposes, wag na lang. Kung nilagay nyo yung plants na yon para na sa ganun may kakainin sila, pwede nyo lagyan ng duckweed, water lettuce. When it comes to water temperature, hindi nyo actually kailangan maglagay ng heater. Kasi yung temperature ng tubig pwede na 23 degrees Celsius up to 31 degrees Celsius. Nasa tropical country tayo. Wala naman ako naging problema sa mga pagwang na inaalagaan ko. Hindi ko sila nilagyan talaga ng heater. Yung basking area, dapat mga 10 inches yung lapad o yung haba. Pag sinabing basking area, yun yung lugar kung saan sila pwedeng sumampa para makapagpatuyo. Yung sampahan nila, syempre, gawan nyo ng paraan para sila ay makapanhik doon.
Ako, kung mapapansin ninyo sa aking enclosure, meron ako mga bato dyan na pinagpatong-patong na nakadikit doon sa basking area nila para madali silang makaakyat doon. Gawan nyo ng paraan na may nakalublob sa tubig na pwede silang makapanhik. Pag lagi silang babad sa tubig, ano pwede mangyari? Pwedeng tubuan ng fungus, ng bakterya, at kung ano-ano pa ang shell nila na pwedeng mauwi sa shell rat. Pwedeng mabutas yung shell, ma-expose yung laman sa loob o yung laman loob niya. Kapag na-infect, magiging reason yon para mamatay siya. At sa basking area po, kailangan meron po tayong ilaw na magpo-provide sa kanila ng UVB light. Bakit kailangan ng UVB light? Kasi po yung UVB light, pag na-absorb po yan ng kanilang shell, ng kanilang skin, ang kanilang katawan po ay magpo-produce ng vitamin B. Yung vitamin B, it will be converted to vitamin D3. Importante po ang vitamin D3 para ma-utilize nila yung calcium na nakukuha nila sa kanilang pagkain. Bakit importante na ma-utilize yung calcium? Dahil kailangan po yun ng kanilang shell, ng kanilang buto. Kapag less yung calcium na nakukonsume nila, rurupok yung shell nila, again, pwedeng mabutas, ma-expose yung laman, mag-lead sa infection, eventually to death. And yung UVB light ko, adjustable yan. Kasi yung init ng binubugan yan, kailangan matimpla nyo rin kasi dapat yung basking area nasa 29 to 32 degrees Celsius lang yung init. Hindi pwedeng mag-exceed doon. Hindi rin pwedeng mas mababa sa 29 degrees Celsius. Kailangan nila ng init kasi they are cold-blooded. Nabibili sa Shopee and Lazada, bukod sa nagpo-provide yun ng UVB light, nagpo-provide din yun ng heat. Kailangan rin nila ng heat para sa metabolism. Pag walang heat, pwedeng hindi sila matunawan. Pag hindi sila natunawan, mauuwi sa pagkakasakit yun. Dapat meron kayo nung thermometer, yung digital thermometer na yung probe niya, pwede niyong ilagay muna doon sa ibabaw ng basking area para ma-check niyo, para matimpla niyo ng maayos yung init. Binubuksan ko yan 10 hours per day. Gumagamit po ako ng automatic na timer. Para lang sa ganun, kusa siya mag-on ng 7 a.m. at kusa din po siya mag-off ng 5 p.m. Gabi na, patayin nyo rin yung mga ilaw sa paligid. Pag nadidisrupt po kasi yung tulog nila, nagkukause yan ng stress, i-avoid po natin yung mga makikipot na area na pwede silang ma-stuck, pwede silang maipit. Bakit? Kasi po, ang box turtles po, Asian box turtles, kagaya ng red-eared sliders, hindi po sila nakakahinga sa ilalim ng tubig. At syempre, iwasan nyo rin po mga bato na may matatalim na edges, pwede po makasugat sa kanila yan. Madalas kasi, yung mga nag-aalaga ng pagong, nilalagay lang nila sa palanggana. Pwede naman din yung ganong sistema, pero kailangan araw-araw papalitan mo yung tubig. So kung ayaw mo ng ganong hassle, go for canister filter. Ang mga pagong po, they are messy eaters, they are heavy poopers. Kapag maliit yung inyong filter, hindi siya magiging efficient sa pagpapanatili ng quality ng water. Madalas magiging problema niyo yung cloudy na water at yung masangsang na amoy na tubig. Kailangan may maganda kayong filter. Go for sun canister filter. Isang beses kada buwan ko lang nililinis yung canister filter na yan. Ganun siya ka-efficient. Kapag ang gamit niyo overhead filter, maya't maya kayo naglilinis ng inyong sponge. Dahil maya't maya yan, madumi. Kailangan pa rin i-cycle yung inyong aquarium. Bakit? Kapag kasi po ang aquarium o ang enclosure ng inyong semi-aquatic turtle ay nakacycle, hindi nyo magiging problema yung malabo at masangsang na amoy na tubig. Bata pa ako, talas ako naglalaro sa labas ng bahay. Sa bako or kapag lalabas ka, nakakakita pa ako ng mga turtles, box turtles sa daan kapag umuulan. Kasi inuuwi ko sila sa bahay, and then si Papa magagalit sa akin kasi daw yung memorya ko daw maapektuhan, magiging makakalimutin ako, at saka daw malas daw sa buhay yun kasi mabagal nga daw ang pagong. Wala naman scientific na evidence, pero pinaniwalaan natin bilang respeto na rin sa mga nakakatanda sa atin. Madalas nakikita ko pa yan sa daan, pero ngayon hindi na. Bakit? Kasi polluted na yung lugar.
Ikaw ba nakakakita ka ng turtle sa kanal na puno ng burak? Hindi pa ako nakakita ng ganun. Mga turtles na yan, nabubuhay sa lugar kung saan walang pollution. I therefore conclude na kailangan malinis niyo yung tubig. So, papaano magiging malinis yung tubig? Kailangan pa rin syempre na i-cycle yung tubig. Kailangan may nitrogen cycle. Kagaya ng sa kalikasan. Sa kalikasan, madalas makikita mo yung mga box turtles sa mga ponds kung saan mayroong nitrogen cycle. Yan po, pinapalitan ko twice a month, every 15th and 30th. Kasi malaki naman po siya. Pero kung ang pinag-uusapan natin, 20 gallons na aquarium, partial water change, mga 50%. At yung 50% na yung dechlorinated. Para na sa ganun, hindi mamatay yung mga beneficial bacteria na nakakapit na dun sa filter medias. Yung beneficial bacteria na yun, yun na yung nagko-convert sa ammonia na nanggagaling sa poop ng turtles to nitrite and then to nitrate. Ma-maintain yung nitrogen cycle. 20 gallons yung inyong aquarium, once a week nyong papalitan yan, 50%. Ang Asian box turtles po ay omnivores. Ang natry ko na pong ipakain sa aking Malayan box turtles or Asian box turtles ay kangkong. Pagdating naman sa fruits, bananas. Pero kailangan syempre, i-cut nyo into biteable size. Lettuce, pwede rin po yan. At kailangan din syempre, mag-introduce kayo ng pagkain sa kanila na rich in calcium. Ano po yung mga pagkain na rich in calcium? Pwede po yung pond snails. Yung mga pond snails na yan, kinukuha ko yan sa tuwing mag-water change ako para ipakain sa aking mga pagong. Kasi po, yung shell po niyan, rich in calcium. Pwede nyo rin pong pakainin ng shrimp, yung fresh na shrimp. Ang ginagawa ko, ginugupit-gupit ko into biteable sizes, pinapakain ko pati yung shell. Kasi yung calcium nanggagaling mismo doon sa shell. Pwede rin po dilis. So, yung tinik, doon matatagpuan yung calcium. So, mag-serve kayo ng variety of food sa kanila. Huwag naman yung lagi-laging shrimp, lagi-laging snails, lagi-laging isda, lagi-laging lettuce. Kailangan iba-iba. Pwede yung pellets. And ang gamit ko, yung sanyu na turtle pellets. Pwede po yan. At ito, huwag kayong mag-overfeed. Ang pagpapakain po, 2 beses lang sa isang araw. 1 beses sa umaga, 1 beses sa hapon. Yung mga pagkain na hindi nila na-consume within 2 minutes, tatanggalin nyo yun. Kasi makakasira yun sa quality ng tubig. Magugulatin sila. Kaya iwasan yung ilagay yung enclosure nila sa lugar kung saan lagi may kumakalabog. Kasi pag lagi sila nagugulat, nagkakos yun ng stress sa kanila. Pag lagi na yung stress, parang tao, pwede magkasakit. Pwede nyo rin hawak-hawakan para masanay sila sa inyo. Pero, wag lagi-lagi. Pwede rin yung mag-cos ng stress sa kanila. Kung hahawakan ninyo, be gentle. Huwag mababagsak kasi pwede mabasag yung shell. Ang nanalo ng best na name para sa ating tarantula ay si... Congratulations, I am Momo. Nag-reply na ako dun sa comment mo para ma-send mo na sa akin or ma-email mo na sa akin yung mga kailangan kong details para maipadala ko na sa iyo ang iyong premyo. Pangalan na ng ating tarantula ay si Onyx. Ito, meron tayong bagong pa-contest. Ito ay low-level water filter. Ito para sa mga baby pa lang na Malayan box turtles. Mag-comment lang sa video na ito, syempre nang natutunan ninyo or question ninyo, suggestions na may hashtag na pet tulungan. Ira-raffle natin to next week or next week. Padami lang tayo para maipon yung mga raffle entries. Meron na rin siyang suction cups para ididikit nyo lang sa salamin ng aquarium para hindi na siya gumalaw-galaw. Madali lang naman siyang linisin. Angat nyo lang dito. Hihilahin nyo lang. Ayan. Naangat siya. Tapos may motor siya doon. Pwede nyo tanggalin yun. Ayan o. Natatanggal siya. Para sa ganun, malinis nyo rin yung impeller niya. Foam sa ilalim. And then, pwede nyo rin lagyan ng porous ring sa ibabaw. Pwede nyo isabit na ganun. Para hindi siya gumalaw-galaw. Kung hindi nyo ito magagamit, pwede nyo naman itong tanggalin. So, marami pa mga suggested na videos about goldfish at kung ano-ano pa. Pasensya na po, hindi po natin mapagsasabay-sabay, pero
naka-line up na po sila, nakalagay na po sila sa schedule ko. Gusto ninyong ma-shout out sa next na video, mag-comment din lang sa video na ito. Yan na lamang para sa video na ito, mga katropa pets. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta, sa mga new subscribers natin. Pataas na tayo ng pataas. Yung nakaraan, road to 3K, ngayon road to 4K subscribers na tayo. Sobrang tumataba yung puso ko sa sobrang dami ng comments, sa mga positive feedback. Asahan nyo na patuloy natin gagawin ito. Kita-kits sa next na video, mga katropa pets. Ito ulit si Aris Moreno. God bless you.